2,000 years later. So ayun, good morning mga kababayan. So today, yan. As you can see, meron tayong compressor na bubuksan. Okay? Titignan natin yung kanyang mechanical side kung may mga problema. Kasi last few month, siguro mga December. December to binaba eh. So ayun, kapabalik ko lang din galing bakasyon. Ayan. So kasi, natanggal ko na yung mga bolt niyan. Itutuloy na lang namin ngayon, ito na yung mga bolt niyan. Yung iba, okay? So itutuloy namin ngayon, the whole day, babaklasin natin yan. Siyempre, may mga kasama tayo dyan. Para sa next week, may plaster na siya, may ready. Kasi next week, mayroong dahil sa forecast, magkakaroon daw ng mataas na temperature ang darating. May mararanasan tayong ganun na temperature. Ayan, ito yung mga kasama. Ayan. Ayan, magbibis na tayo saglit. Tapos, umpisa na natin yan. Okay? Na plastic. Ayan. Magbibis na tayo saglit. Ayan o. Naluto na yung aming trapal. Dahil sa sobrang init. Ayan. Pero may order na kami yan. Hindi pa lumalabas eh. Okay? Bihis lang tayo saglit. So ayun guys, mga kabayan, pabawasan muna natin ang compressor kasi itong site ng ginagawa namin sa amin. Kaya papatayin ko muna, magbubukas tayo ng ibang compressor system. Okay? System 1. So yung system 2 gumagana. Ayan, is medyo tumahimik na siya. Tapos magbubukas na lang tayo ng ibang system para at least yung lamig stable pa rin. Dito tayo doon sa ating binabaklas na compressor. Actually, naumpisa na siya. Ayan o. Naumpisa na siya. Ayan, ito yan. Di ba? Ilang buwan din to. Sa isang kinalawang kasi pinulutan namin ito ng cover. Ayan. So ganito lang muna, babaklasin natin yung mga discharge sa valve niya. Okay, so po yun po mga kabayan, no? At least nakita na natin yung problema. Ayan, ito na yung mga discharge sa valve saka suction valve niya. Ito yon yung cover niya. As you can see dito, meron siyang basag na plate sa loob. Ayan. Ayan, at least nakita na natin yung naging problema nung winding. Saka lahat to, ibabakasin lahat to. Ayan o. Kasi ilang buwan na rin itong nakatenga dito. Ayan. Tapos ilang buwan din tayong nasa bakasyon. Kaya yung pagbalik natin, saka pa lang natin to
umpisahan uli na asikasuhin or galawin. Yan, ito po yung compressor niya. Yan. York unit yan. Okay? Yaip. Yan. Ay, buti na nga lang itong pinaka-rotor niya, hindi siya na-moisture. Kasi may nilagay kami dyan mga cover na mga tela. At least na-absorb naman siya. For how many months, hindi naman siya nag-moisture. Yan. At least yan, lahat to, babakasin namin. Piston, pati yung crankshaft niya. Bumusan natin yan. And ito na yung mga control wiring niya. Dalagyan natin ng cover. Yan. Ito yung side cylinder cover niya. Ayan. May mga solenoid. Yan yung nagko-control ng ating loader saka unloader device. Okay? Yan. Ito yung pinaka actual feature niyan pag nagawa na. Ayan o, nakakabit na yung isang compressor. Gumagana yan. Pinatayin muna namin saglit kasi medyo maingay dito sa lugar namin eh. Magbubukas na lang ako ng ibang unit. Okay? Update ko na lang kayo mamaya. Ayan. So, yun po mga kababayan, no? Update ko lang. Ito po yung naging result ng ating valve plate. Ayan. So, kasi may nag-crack na discharge valve plate. Ayan o. Ayan. Dahil sa ilang buwan na rin siyang hindi nabuksan, medyo nagka-motion na rin siya. Ayan o. Ayan yung pinaka suction and discharge valve in its plate. Okay? Dito po galing yan. Ayan. Ito yung ating piston. Saka itong sleeve. Okay? Ayan. Pero sa ngayon, babaksin natin lahat dyan. Ilinisan lahat dyan. Ayan. Ilinisan natin lahat dyan. Para na sa ganun is bago na lahat. Ayan. Okay. Pati yung plate ng ito. So kasi, ito yung tinatawag na meron sa suction. Yan, malalim na yung kanal niya. Eh lahat yan, papalitan. Wait lang. Ayan o. Malalim na yung pinaka-kanal niya. Yan. Papalitan lahat yan. Lilinisan at papalitan lahat. Ito yung ating mga cover ng ating mga piston. Head cylinder yan. Ayan mga yan. Ayan, discharge line. Okay? Ito yung ating mga tornilyo. Diyan natin itatabi yan para sa next few days. Madali lang siyang ikamada. Okay? So, ayun guys. So, update ko na. Ito po yung ating mga valve suction and discharge valve. Ayan. Inch plate. So, ito rin yung tinatawag na mga piston rod. Okay? Ayan, piston rod. And also, andun na rin yung piston head niya sa loob. Tapos, ito yung mga tinatawag na sleeve. Ayan. Walo yan na naset. Ayan. Ito po yung mga nasira. Ayan o. Ayan. Tapos ito naman tayo. Ayan. Ito yung tinatawag na sleeve unloader device. Ayan. Yan yung nagko-control ng ating loading and unloading. Ayan. Ayan o, sira na siya. Hindi na yan normal. May kanal na siya. Ayan o. Alos na butas na nung ating spring pin. Ayan. Meron pa kami sa loob niya. Tatanggalin. Ayan. Ito naman yung pinaka... Yung dalawang yan, yun yung tinatawag na
relief valve, pero nasa loob siya ng system. Ayan. Ayan o. Ayan yung isa. Sira na rin. Ayan o. Ayan, kaya tatanggalin natin yan. Medyo may katagalan lang tanggalin. Ayan o. Halos mararim na rin yung kanal. Papalitan na rin yan. Ayan, natalos ang tanggalan lahat. Ayan, ito yung nilalaman niya. Ayan yung tinatawag na crankshaft niya. Ayan o, ng mga piston sa loob. Ang isang face niyan, walong apat na piston. Ayan, apat dyan, apat din dito sa kabila. Tapos yung mga butas na yan, dyan dumadalo yung ating langis galing dito sa, ayan o, yan yung oil pump. Ayan, tapos lalabas yan doon sa may mga butas na yan para malangisan yung ating mga piston. Okay? Ito yung strainer natin, bago pa. Kasi almost na-repair na rin to ng mga York dati. Tapos ito, nagkaroon ng problema ngayon. Sabi nila, tapos na yung warranty nila. Kaya kami naman yung mag-re-repair. Ayan. Kaya kare-repair lang nila yan eh. So after a few years, ayan, bumigay din kaagad. Kaya kami na ngayon yung mag-re-repair. Ayan. Ayan, nabuksan na lahat yan. Okay? Tapos ito yung mga ibang nabasag na valve plate. Ayan, yung mga yan. Tapos meron din spring. Spring yan ng para doon sa loading device. Dito yan nakatutok. Dito. Dito yan. Every time na nagkakaroon ng unloading and unloading device, ito yung nagpupus na itong device na to. Nag-open and close. Up and down. Okay? Yan. Ayan yung mga chapnel niya, yung nabasag na plate. Ito yun. Ayan o. Mga nabasag na plate. Diba? Papalitan na natin yan. Dilinisin. Tapos papalitan na natin yan. Lahat yan papalitan ng mga plate katulad nito. Eh malalim na yung kanal niya. Ayan, papalitan na rin to. Basta lahat to. Pati yung spring niya. Ito. Ito yung spring niya. Ito. Kasi pares yan eh. Dalawang spring, isa na ito, valve plate. Yan, ganitong pares niyan. Yan, lahat yan papalitan. Pati yung ito, itong nasa loob na maliit sa discharge. Ito discharge to eh. Ito naman tawag dito is suction. Ayun oh, dalawang spring. May dalawang spring yan. Pares. Ito suction valve. Ito discharge valve. Ayan, di ba? Ayan, ito yung mga piston natin. Ayan, titignan din natin yung mga piston ring kung okay pa. Tapos ito, ito mga spring na to. Ayan, nasira na rin to. O, nawala na yung lock. Nawala na yung lock na ito. Meron lock yan dito. Kaya daw, nagkaroon na ng moisture kasi almost a month na. Wala nung nagbakasyon ako. Dahil inabutan pa kami ng lockdown, kaya mahaba-haba yung ating pag-i-stay sa Pilipinas. Ayan. Ayan. Dito na lang muna. Ayan, kaya sabi ko nga, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ayan, do not forget to like and subscribe. Ayan, para naman eh sa ganun eh makita nyo yung aking mga ginagawa o kaganapan dito po sa ating bansang Middle East. Okay? Yan. Kaliwali ang ating epidemya. Basta tayo magtatrabaho lang. Okay?